pagkakaroon ng isang maangas na motorsiklo ay parang pinapakita mo na rin na ikaw ay astig at gwapo. Pero di lang mga kalalakihan na nagugustuhan ang mga motorsiklo dahil kahit ang mga kababaihan ay nagugustuhan na rin ito. Kaya hindi na nakakapagtaka na may mga tao talagang binubuhos ang yaman nila sa pagkakaroon ng isang astig at maangas na motorsiklo. Halika't alamin na natin ang ilan sa mga pinakamahal na motorsiklo sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, ang sagot sa tanong sa nakaraan kong video ay I love you virus. At ang nanalo sa video na yon ay si It's me, John. Congrats sa'yo dahil ikaw ang nanalo ng 300 pesos load. At ito na ang tanong para sa video na to. Aling motor sa video na to ang kilala din bilang Y2K Superbike? Panoorin lamang ang buong video at mag-comment ng letra ng tamang sagot. Dahil malay mo, ikaw ang mananalo sa susunod na linggo. Kaya tara na at simulan na natin ang video. Number 17, Kawasaki Ninja H2R. Kapag ipagsama natin ang itsura at performance, siguradong magugustuhan to ng mga tao. At yun mismo ang ginawa ng Kawasaki Ninja H2R. Meron itong 998cc supercharged liquid-cooled engine na nag-generate ng 312 PS. Nangingibabaw ito sa daanan na parang kidlat. At kapag ang engine power na yun ay pinagsama mo sa maganda at maangas nitong design, hindi na nakakasurpresa na ang motor na to ay may halaga na umaabot ng $50,000 o 2.5 milyon pesos. Number 16, Hesketh Valiant SE. Ang motor na to ay may kaparehong pangalan sa isang Cold War bomber at dahil dito, parang nagdadala na ito ng malakas na pasabog. Meron itong 210 horsepower output na may 2,097cc V-twin engine. Ang forma ng Hesketh Valiant ay pinorma na tulad ng Wild Roadster at mafe-feel mo talaga ang style na to kapag masasakyan mo na. Ito rin ay naka-chrome yung steel alloy frame kaya may pagkakaiba talaga ito sa mga ordinaryong motorsiklo na makikita mo sa daanan. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na ito ay may presyo ng $65,000 o 3.25 million pesos. Pero kahit may mataas na presyo man ang motor na to, hindi pa rin napipigilan bilhin ito ng mga tao. Number 15, Bimota BB3. Kapag narinig mo pala ang salitang racing bike, unang pumapasok sa isipan mo ay ang racing track, di ba? At ang trip ng Bimota BB3 ay dinisenyo para ma-experience mo rin naman ang racing track na to. Isa ito sa mga pinakamagaan at malakas na motorsiklo sa buong mundo at gumagamit rin ito ng BMW Electronics Control. May inaangkin itong 200 brake horsepower at kahit may kamahalan man ito, isa pa rin itong malupit na motorsiklo na pwede mong angkinin at may presyo lang naman ito ng $72,000 o 3.6 milyon pesos. Siguradong mararamdaman mo din na gumagaan na rin ang iyong wallet. Number 14, Tron Light Cycle. Napanood mo na siguro ang motor na to sa movie na Tron. At ang mga astig na motorsiklo na to ay di lang ginawa ang movie na malupit, kundi ang mga motor na to ay binebenta na rin. Ang California-based Andrew Collection ay gumawa ng isang replika ng motorsiklo na to na makikita sa movie. At kahit hindi man to nag-iiwan ng light trail sa dinadaanan nito, isa pa nitong malakas na motorsiklo. Naibenta ito ng $77,000 o 3.85 million pesos. Ang forma rin nito ay ginagawa itong motorsiklo na mula pa sa kinabukasan. At kung idadrive mo man ito sa daanan, talagang maiinggit ang mga tao na makakakita nito. Number 13, Hildebrand and Wolf Mahler. Ito lang naman ang nagdadala ng titulo ng pinakaunang production motorcycle na ginawa. Ang Hildebrand and Wolf Mahler ay nagdadala rin ng buong kasaysayan kapag sasakyan mo ito. Likha ito ng mga isip ng mga steam engine makers at una itong lumapag sa kalsada noong 1884 sa Munich, Germany. At nasa kasaysayan na to ng may unang production ng Hildebrand and Wolf Mahler na binenta sa auction noong 2010, ang presyo nito ay umabot ng $111,000 o 5.5 million pesos. Sulit naman para sa 2-cylinder 4-stroke engine ng motorsiklo, di ba? Number 12, Confederate G2 P-51 Combat Fighter. Isang tingin mo pa lang sa motorsiklo na to, malalaman mo na kagad na ito na ang mangingibabaw sa daanan.
Ang motor na to ay nagpapakita ng maangas na porma ng katawan nito at pati na rin ang lakas ng makina. Meron itong 240 mm na gulong sa likod kaya medyo mahirap itong lumiko sa mga kurbada. Pero sinong may pakinang ganun kapag may motor ka naman na ganitong kaangas? Ito lang naman ay merong 200 horsepower, 2000cc engine at ang design nito ay talagang special dahil ito ay nakasalalay sa isang malaking aluminum tube na may layunin ding maging tangke ng gasolina. May presyo lang naman itong maabot ng $119,000 o 5.95 million pesos. Hindi mo talaga malilimutan ang motor na to dahil nag-iiwan talaga to ng marka sa daanan, isip mo at pati na rin sa wallet mo. Number 11, Coventry Eagle. Ang Royal Eagle Company ay kilala na dahil gumagawa na ito ng mga magagandang motorsiklo at ang Coventry Eagle ay isa na rito. Ang motorsiklo na to ay nagpapakita ng throwback ng mga motor na makikita mo noong mga nakaraang dekada. At huwag ka na rin magugulat dahil ang motorsiklo na to ay lumalampas na ng 100 taon. Pero hindi ito nangangahulugan na ito ay nawala na sa porma, umura na lang ito. Ang Coventry Eagle ay may presyo lang naman na umaabot ng $120,000 o 6 million pesos. Kaya may kasabihan talagang old is gold. At kung iniisip mo na isang lumang motorsiklo ay hindi na nakaka-perform ng maayos sa daanan, well mukhang nagkakamali ka dahil ang motor na to ay ginawa talaga para maggamit sa daanan. Number 10, MV Agusta. Kapag ang isang motor ay dinisenyo sa isang paraan na mukha itong agresibo, masasabi mo kaagad na ang motor na yon ay mabilis tumakbo at malakas rin ang makina. Well, ang MV Agusta ay ganun talaga at labis pa dito. Meron itong 200 horsepower at mukha itong mas angkop sa city driving kaysa mag-service sa bukid. Ang motorsiklo rin na to ay isang special edition dahil 100 lang na motor na to ang ginawa at binenta na may presyo ng $120,000 o 6 million pesos. Pero dahil ang mga parts na to ay manumanong ginawa, sulit naman din ang pera na ginastos mo rito. Number 9, Harley Davidson Rocker. Noong 1960s, naging uso ang mga motorsiklo na may design na chopper. Meron itong modified steering style at pinahabang forks para magmuka ang motor na to na mas mahaba pa. At wala na sigurong magandang example pa ng chopper na kasintulad ng Harley Davidson Rocker. Ang pinagkaiba kasi nito kaysa sa mga ibang motorsiklo, kung sa iba ay naka-modified, ang ito naman ay naka-custom na design at mapibili mo na agad sa mga showroom. Umaabot ang presyo nito ng $130,000 o 6.5 million pesos. At meron itong 1,600cc na makina at may self-adjusting filters at map-controlled spark ignition. Ginagawa ang motor na to na kinahihiligan talaga ng mga tao. Number 8, MTT Turbine Street Fighter. Kilala din ito sa pangalan na Y2K Turbine Superbike. Ang MTT Turbine Street Fighter ay ang pinakamabilis na motorsiklo sa buong mundo. Nagdadala ito ng turboshaft engines na pinapagana ng Rolls-Royce Allison Model 250 gas turbine. At dahil dito, ang Street Fighter ay nagpro-produce ng 320 horsepower hanggang 52,000 RPM. Sobrang napakalakas nito. At kung magmamaneho ka ng ganung kabilis, kailangan mo rin ng mga malalakas at makapit na gulong. Kaya naka-equip ito ng Pirelli Diablo Tars. Ang motorsiklo na to ay nagbibigay ng malahalimaw na acceleration at wala itong vibration at nagawa lang ito dahil sa magagaling nitong mga producers. Kaya ito na rin ang dahilan kung bakit 5 lang ang nagagawa nitong model kada taon. At isama mo na rin ang presyo na umaabot ng $175,000 o 8.75 million pesos. Mukhang kokonti lang din talaga ang makaka-afford ng motorsiklo na to. Number 7, Ducati Desmosedici. Kung sa tingin mo ang motor na to ay pamilyar sa iyo, posible ay ito ay ang pinakasikat sa lahat ng mga superbike. Meron itong carbon fiber fenders at gumagamit rin ng titanium, avionic at aluminum para sa parts nito. Ang Ducati Desmosedici ay isang klase ng motorsiklo na ginawa para sa mga naka-leather jackets. May presyo itong maabot ng $232,500 o 11.62 million pesos. Kaya ang motor na to ay siguradong makakaagaw ng atensyon ng mga tao dahil talagang napakabilis din ito sa daanan. Number 6, Legendary British Vintage Black. Unang na-produce ito noong 1948. Ang Legendary Vintage Black
o kilala din bilang Black Lightning ay isang Vincent HRD motorcycle. Meron itong top speed na 240 km per hour at dahil sa lakas nito, kinakailangan pa ng air cooling system para mas bumilis pa ang performance nito. Meron lang 31 na halimaw na to ang nagawa, kaya kung nagmamay-ari ka ng isa nito, talagang napaka-special nito. Lalo na kapag isipin mo na may presyo itong umaabot ng $400,000 o 20 million pesos. At dahil din sa sobrang ganda at lakas ng motor na to, ginawan pa ito ng kanta, ang 1952 Vincent Black Lightning. Number 5, Dodge Tomahawk V10. Well, kung iisipin mo na ang motor na to ay isang machine na gumagawa ng mga superhumans, mukhang hindi ka naman lumalayo sa imagination mo. Meron itong futuristic na design at chrome plating sa parts nito at siguradong napakabigat rin ng motor na to. May bigat itong umaabot ng 680 kilo pero kahit ganun man ito kabigat, napakalakas pa rin itong tumakbo dahil kaya pa rin itong umabot ng 483 kilometers per hour at kaya rin itong mag-accelerate mula 0 hanggang 60 kilometers sa loob lamang ng 2.5 seconds. Pero kung gusto mo man masama to sa lista mo, kailangan mo pang maghintay dahil isa pa tong concept automobile at mukhang matatagalan pa itong tatakbo sa daanan dahil may presyo itong umaabot ng $550,000 o 27.5 million pesos. Number 4, Confederate B120 Wraith. Sa forma pa lang ng motor na to, pinapakita na talaga nito na kaya nitong tumakbo ng mabilis at may malakas itong makina. Ang motor na to ay gawa sa billet aluminum na ginagamit rin sa mga eroplano. Ang Confederate B120 Wraith ay may mix ng carbon fiber kaya may blending ito ng makaluma at pati na rin ng makabagong disenyo. Kung ang term na beast ay gagamitin man sa paglarawan ng isang motor, ito na siguro ang contender para dito. Siyempre naman may malaking presyo ang nakatatak sa motor na to. May presyo lang naman ito nang umaabot ng $950,000 o 47.5 million pesos. Pero kahit ganun man, ang motor na to ay talagang napakalupit. Number 3, Harley Davidson Cosmic Starship. Sangayon ka naman siguro ng Harley Davidson ay ang pinakainaabangan na company na gumagawa ng motorsiklo sa buong mundo. At noong nilaunch nila ang Cosmic Starship, ang kanilang pinakaunang million dollar motorcycle, obvious naman na may malaking excitement ang nabubuo sa mga tao. Ginagamit kasi dito ang artistic talent ni Jack Armstrong, kaito na rin ang nagbigay sa motor na to ng maangas nitong itsura. At ito na rin siguro ang dahilan kung bakit may price tag ito ng $1.5 million o 75 million pesos. Number 2, 1949 E90 AJS Porcupine. Ginawa ito noong 1949. Ang Porcupine na siguro ay ang bridge ng lumang motorbikes sa makabagong era ng motorsiklo. Consider din ito isa sa mga innovatively designed bikes na ginawa at maraming bike enthusiasts ay pinag-aaralan pa rin ito hanggang sa kasalukuyan. At ito rin ay isa sa mga pinaka-eksklusibong motorsiklo dahil apat lang nito ang nagawa sa buong mundo at ang mas nakakamangha rito, ito lang naman din ang nanalo sa World Championships noong 1949 nang dahil sa kasaysayan nito at pagka-eksklusibo nito. Hindi na nakaka-surprise na may presyo to na umaabot ng $7 million o 350 million pesos. Pero kahit ganun man, kapag nakapark ito sa iyong garahe, magdadala pa rin ito ng nakakaingit na tingin sa mga tao. Number 1, Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Kung hindi mo pa narinig ang pangalan na Neiman Marcus bilang isa sa mga pinakamagaling na gumawa ng mga motorsiklo dahil nga naman hindi sila gumagawa nun. Ang Neiman Marcus kasi ay isang klase ng department store at noong nilabas nila ang limited edition fighter, nasa auction lang naman ito. Malaklakwork ang disenyo ng motor na to. Pinapakita ang evolusyon ng mga makina. Ang starting price ng motor na to sa auction ay nasa $110,000 lamang. Pero napakalayo ng last price nito kaysa sa presyo ng naibenta nito. Makinig ka, ito lang naman ay nasa $11 million o 550 million pesos. Dahil nga naman ang motor na to ay napaka-eksklusibo at may makabago itong disenyo. Hindi pa rin ito kapani-paniwala. Ang Neiman Marcus Limited Edition Fighter ay hindi naaangkop para sa daanan. Pero nagbibigay pa rin ito ng kakaibang klase ng experience. At hindi rin ito sa mga taong may mahihinang sikmura o kaya sa mga taong may magagaan na bulsa.
pinakamahal na motorsiklo sa buong mundo. Nakakita ka na ba ng isa sa mga motor na to sa personal o nagmamay-ari ka ba ng isa sa mga motor na to? Leave some comments below at ibahagi mo ang nalalaman mo at i-share at like mo na rin itong video. At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe. Ito ang Izol TV at salamat sa panonood, kaibigan.